TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Natutuwa ako sa naging desisyon mo, Rona. Dahil nakita ko ngayon na mas matapang ka. Gusto kong kasama ang anak ko, Loida. Kahit anong mangyari, ayoko mawawalay siya sa akin. Nakikita kong ibang Rona na ang kausap ko ngayon. Mas determinado, mas matapang. Kaya nga, maling mahabag ka sa nakaraan mo. Kundi dapat lumaban ka, dahil malalagpasan mo rin yan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling nga po, Mariba, mula po sa Love Radio Manila, ang DJ na may kay Miss Kay Kagandahan, Miss Kay Christine Dara. Mula naman po sa YesFM Manila, ang DJ na may di, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin ko solusyon. Isa ko po ang dramahan. Isa ko po ang iyahan. Isa ko po ang yamutan. Pagkalaon na drama na! Yehey, yehey, yehey! Isa na namang, no. isa na namang, hayahay Huwebes sa ating lahat kapwa kung nasaan ka man dako ngayon ng Pilipinas at ng mundo. Sana ay okay ka lang. Kung ikaw ay nalulungkot, nalulumbay, huwag ka malungkot, nandito na kami. Yan. We are here to rescue you. Yes, I will gonna rescue you. Ano daw? Yon. Hindi ba mataan niya, normal na nga tayo? Bakit parang abnormal normal tayo? Normal naman yun eh. Anormal ba yun? Hindi, ay isang magandang, maganda kami. dalawa kami maganda sa inyo lahat. Oo, maganda kami sa inyong lahat. At sana magmana kayo sa amin. Ayan tayo eh. Baka mga chinelas tayo, mamatay. Yun lang. Tigil-tigilan na natin itong pag-hallucinate yes, natin. Oy, ang sarap, ang daming masaya ngayon kasi holiday bukas. Actually, pangalawa, bakit din masaya sila bukod sa holiday? Sweldo day today. Kaya nga tinimoy yung energy natin, kakaiba. Oh, syempre, ganun talaga pag sweldo tapos holiday. Corrected, boy. Parang natuturukan lang yan, na inject. Na ano ng pera, masaya. Natuturukan. Gusto ko yung mga ganyan naturok. Natuturukan ng energy. Gusto ko yan yung wala nang tanggalan ng turok. Sige, mamaya, bigyan kita. Sige. Tuturukan kita ng marami. At syempre, isa na naman pong araw ng tawanan, iyakan. Tawanan. Muni-muni. Yan, diba? At sa ating quote nga na pagbubulay-bulayan ngayong Hayay Thursday, eto nga sasabihin ni Christine Dera. Eto nga kasi yun, bebe ko. Sabi nga natin, ang quote natin for today, huwag kang mahabag sa iyong nakaraan. Bagkus ikaw ay lumaban, malalampasan mo rin yan. Amen! Amen! Hallelujah. Marami na kasi tayo talagang experiences sa buhay na parang feeling natin, hindi na tayo maaalis dun, stuck na tayo dun. Pero nakita naman natin sa buhay ng tao, lumilipas talaga, parang gulong talaga, paikot-ikot cycle. Corrected by, di ba? Kung akala mo hindi mo kaya, pero kayang-kaya mo yan. Sinasabi mo lang na hindi mo kaya, pero kayang-kaya mo yan. Oh, diver? Kung kaya nila, kaya nating dalawa. Hindi. Hindi. Kung kaya nila, ipagawa mo sa kanila. Ayan tayo eh. Mahusay yan eh. Katamaran. At syempre, katamaran eh, pwede na pong mag-involve ngayong Hayahay Tuesday. Ah, Wednesday. Ano ba? Thursday ngayon. Thursday. Ano Tuesday? Ang bilis kasi ng araw. Yun lang napansin ko. Wala kang consistency, friend. Oh, sorry. Sabi mo kanina, Friday tomorrow. Holiday tomorrow. Tapos ngayon, Sorry na. Perfect anak, ako eh. Perfect sabi, dapat ako eh. Sabi ni Ninang Mi ngayon, anak, mainit, mataas balagnat ninyo. Nagdedeliryo kasi kayo eh. Oo, nay. Mana sa'yo, nay. Alam mo na. Alam na this. Anyway, pwede na po kayo maki-involve sa mga oras na ito. Papaano? How di Carabao? Eto nga po, kung ikaw ay online sa FB ngayon dahil wala ka nang inatupag kundi mag-Facebook na mapagalita ka ng nanay mo. Facebook ka bang Facebook? Ganito ang gagawin mo. Mag-comment ka lang sa pinost naming quote sa YesFM Manila. Ako yan naman, Love Radio Manila. Ako yan naman, mag-VM. VM Burger Machine. VM voice message po. Last na. Kaya nga binilisan ko eh para hindi mo mahalata. Voice message po. Isisend mo lang sa YesFM Manila. Ako yan, Love Radio Manila din. Basta 30 seconds ang pinakamahaba. Tapos, malinaw po ang background. Masyadong malakas yung radyo. O kaya naman po mag-tweet ka, bebe ko. Hashtag mo lamang po. TLCTDS Interactive. At medyo naglolo ko po yung ating text line. Huwag na po kayo magalit. Huwag muna kayo mag-text. Huwag muna kayo text.
Oo, nagagalit po kami sa sarili na. Nagigilty po kasi alam namin 2003 na yung 2027 na yung text eh. Alam po namin, nararamdaman namin. Kaya naman yung problema ngayon text line. Sorry po, sorry. Kaya huwag na kayo magalit. So mag-Facebook na lang tayo pag may time. Sabi dito sa Love Radio Manila fan page. Sabi dito ni... Napagod ako sa ginawa natin. Oo nga, ako rin. Masyadong hyper. Oo nga, grabe. Palibhasa, may sweldo. Ayun tayo eh. Oh, ganun sabi, din sila nangawa sila. Correct advice. Okay, sabi na dito ni Richardson Roque. Correct. Kung nalampasan mo nga yung mga naunang pinagdaanan, edi siguradong kayang-kaya mo ding lampasan yung pagdadaanan o pinagdadaanan mo ngayon. Si Kuya Richardson V. Roque, nagtatrabaho sa Supreme Wealth Alliance, SWA. Ano yung kayang trabaho? Ewan ko, kaya nga tumawa si Kuku eh. Ito naman, sabi ni... Oo nga, ito si Kuku din nag-aaral. Ano? Sabi naman ni Stinks Chris Aguelo, sabi niya, past is past. Face the present and challenge the future. Wow. Para hayahayang buhay. Correct oh, eh. Challenge the future. Tingnan ko saan niya kinapi yun. Nag-search bigla. Joke lang. I-google mo na yan. Taga-ano eh. Taga-tangalan Aklan, Philippines. Mantakin mo taga-Aklan. Ang layo eh. Sa dulo na walang hanggan. Sabi naman dito ni Kenneth Ordanza, ang failure natin minsan nagiging strength natin upang mabuhay, ika nga po. Maraming tao nagtatagumpay, bagkos hindi tumigil kahit na wala na silang natatanaw na pag-asay, umaabante pa din. Kailan may hindi hadlang ang ating tagumpay sa pagkakaroon ng failure natin minsan sa buhay. Salamat, Pose. Ito pa. Sabi naman ni Jeanette Feliciano, tama nga naman po, Tanya. Sabi nga, mahirap maglakad pasulong kung nakalingon ka sa likod. Nai-imagine ko, natatawa ko eh. Mahirap maglakad kung nakatalikod ka. Parang ang hirap. Try mo! Eh. Hindi, tinatry ko nga kanina. Natatawa ko sa sarili itsura ko eh. Sa muntanga lang eh. Ganun. Oo, muntanga. Si Jeanette Feliciano, bata pa yan pero magaling eh. Ay, wow. Edi, wow. Napaka ano eh. Napaka makata. Alam na this. Nagmana mana, sa atin. Mana sa atin yan. Sabi naman ni Marie Palatao Lagzamana, hi Miss Kay, ang nakaraan ay nakaraan. Kahit ano pang gawin natin, hindi na iyon may babalik. Tama! Best na gawin, move on. At wag na wag masyadong ibigay ang tiwala sa kung sino-sino at matuto tayo sa ating nakaraan para na hindi na ito mauulit pa. O, di ba? Pabati ang Mr. Ko, si Ramil Laksamana, dyan sa Tarlac. Abay, total bumati ka na. Abay, nakikinig ngayon. Oh. Si Ma'am Zai ng ACS. Hi, Ma'am Zai! Nakikinig sila ngayon, pati si Alvin and Justine. Namimiss na namin kayo sa ACS. Maraming salamat. At batiin rin natin yung mga taga Dagupan kasi Dagupan Bangus Festival. Wow! Kalutan at Dalan start po ng 4 PM today, April 30. Salamat. Yay! Yay! Bangus Festival! Yay! Penge! Penge po, penge pag may time. Ito naman, makinig naman tayo ng mga voice message ng ating mga kabisyo. Tirahin na yan! Corrected by, tirahin na natin ng bunggang-bungga. Umpisahan natin si Armeline Ariola. Aba? Huwag mong gawing dahilan ang iyong nakaraan para may pako ka sa kasalukuyan at mawalan ng dahilan para harapin ang kinabukasan. Kaya nga may kasabihan, di ba? Past is past. Oh! Kaya nga may kasabihan, past is past. Oh, pero marami nagkakamali dyan eh. Bakit? Kala nila double S, past is past. Oo. Oh. Dati din nung grade 3 ako, past is past din kala ko eh. Ay, ganun. Ito si Ate... Wait lang, ako muna. Teka lang, si Ate Armeline Ariola ay nagtatrabaho sa Beirut... Ah, ang dami. Ano yun? Beirut, Lebanon, and Amman, Jordan. Mayaman, maraming pamasahe. Pira, pira. Ito naman si ano, mama. Ito si Aldrin Nandez Cortez. Pakinggan natin. Go! Sige. Kailangan talaga natin mag-move on. Alalahanin natin yung mga magulang natin dati o napakarami nilang problema pero naka-move on sila at nakaabot sila dito sa atin. Napalaki nila tayo. Ang ganito. Kailangan din natin gawin yun para sa ating mga magulang. Yun lang. Effort na ano yun, nasirang plaka yun ha. Live yun, mamataan yan, live. Napalak. Eto naman, pakinggan natin mamataan niya si Olive. Teka lang. O, bakit? Taga ano yan eh, nag-aral yan sa T.S. Cruz High School si Aldrin. Oh.
Ito nag-aral sa AMA Computer Learning Center. Aba, trimester dyan. Oh, ay, oo, mahirap yung... Alam mo, mahirap yung trimester, no? Oh, exam kasi, agad. Kakapasok nyo lang exam agad. Exam agad, agad no? Diba? Oh, meron pa nga, diba, yung parang four na semester? Oo, oh, oh, grabe sa, yun. Sa, saan ba yung may four semester? Ewan ko. Sa Mapua ata, alam ko eh. Oh. Si Olivia Evangelista, pakinggan po natin. Tama po, Miss Kay. Pahalis-pas. Kung ano man po yung nakaraan, hindi na po mahalaga yon. Ang mahalaga ay pagpatuloy ang bukas na may direksyon at gabay ng poong may kapal. Dapat pa bang i-memorize yan? Oh. Ay, mali ka doon. Ano ba? Dapat kailangan pa bang i-memorize yan? Pwede na rin. Tama, no? Sundin lang yung tamang direksyon with gabay ng Panginoon. Amen! Amen! Galing mo doon, Olivia Evangelista. At bago natin naman, Mama, ipakilala yung ating mga dramatista ngayong Hayahay Thursday. Oh. Gusto ko rin batiin si Zach De La Rosa, pati yung kanyang mga anak, ay si Shasha, Ishi, at si Ate Rose. Thank Hello, you! Hello! Eto na nga. Oo, nag-chat pala yung ano, yung mga taga-dagupan eh, no? Last na lang mamataan niya, sayang naman to. Hinanda ako na DM? Siya eh. Oo. Si Vitsuklan. Grabe ka na sa akin. Yay! Ako isa lang, ikaw tatlo eh. Si, ay, wawa, edi wow. Sige na. O, dali na. Yan eh, kanina pa. Kung pinilay mo, tapos na. Tama po, maging matatag ka, magsumikap, at yun. Higit sa lahat, huwag kalimutan na humingi ng tawad sa Diyos. Oo, oh, diba? Oo nga, ang galing. Maganda kasi sinabi niya. Mabait yan si Kuya, mabait. Mana sa atin. Ay! Ay, hindi. Ikaw, naambunan mo lang. Ayan. Ako, ulan talaga yung namana sa akin. Ay, grabe ka sa akin. Pero eto mama Tanya. Eto na nga yung mga gaganap. Si Rona, Lala Bandera, CSFM Manila. Si Jeremy, Diego Badida ng Love Radio Manila. Dennis. Si Dennis ay gaganapan po yan ni Rico Pañero, YesFM Manila. Bilang Loida Rakitera po ng Love Radio Manila. Mrs. Cruz, Mrs. Ista, YesFM Manila. Bilang Lilia Nicole Yala ng Love Radio Manila. At Carmelo, Christopher Love Radio Manila. Ito na po ang ating, ay, ito sa direction ni Lord Diego Bandido. Simula na nga po natin ang kwentuhan. Yes. Dito po sa... TLC, The Drama Special Interactive. We'll get dito. No, madali. TLC, The Drama Special Interactive. Interactive. Involve ka dito. Oh, ba't ka umiiyak, Rona? Ano ba yung sasabihin mong importante? Pinag-undertime mo pa ako sa trabaho sa supermarket. Para lang magkita tayo ngayon. Ano bang mahalagang sasabihin mo at hindi mo masabi sa akin? Kausap lang kita kanina sa cellphone. Jeremy. Ano? Buntis ako. Ha? Talaga? Oo. Okay lang sa'yo? Oo naman. Rona, anak ko yan. Kaya masaya ako na magkaroon tayo ng baby. O bakit? Natutuwa lang kasi ako, Jeremy. Hindi ko kasi inaasahan na ganyan yung magiging reaksyon mo eh. Iniisip mo ba na hindi kita pananagutan? Oo. Saka natakot lang kasi ako. Saan? Kasi nga dun sa nangyari sa isa kong kakilala na iniwan ng boyfriend niya nang malamang buntis. Sinabihan pa siya na ipalaglag na lang yung sanggol. Huwag kang mag-alala. Di ako ganun. Masaya ako na nagdadalang tao ka at handa akong panagutan ang kalagayan mo. Responsible naman pala yung boyfriend mo. Kaya nga eh, biglang nawala yung tinik sa dibdib ko, Loida. So, pakakasalan ka raw ba niya? Ewan ko, pero kahit saka na yun. Ang mahalaga, nandyan siya para sa aming magiging anak. Kung sa bagay, marami ngayong ganyan. Nagsasama kahit hindi kasal. Pero syempre, Loida, gusto ko pa rin makasal kami. At makapaghihintay ako kung kailan magiging handa si Jeremy. Uuwi ka ng probinsya nyo? Oo, Dennis. Biglaan naman yata yung pag-uwi mo sa Bacolod. Eh, kailangan eh. Paano yung trabaho mo?
1 week na lang, indo na ako sa trabaho ko. Kaya okay lang. Ibig bang sabihin niya, hindi ka na babalik at doon ka na lang sa probinsya? Paano na si Rona? Di ba sabi mo buntis siya? Mahigit 2 linggo na. Nagpunta na rin ako sa boarding house na tinitira niya eh. Nakausap ko yung kasama niya doon. Sabi umuwi raw ng Bacolod. Hindi ko rin makontak yung cellphone niya. Laging out of reach. Baka tinakasan ka na niya. Ewan ko, Lloyd. Eh walang niya pala yung lalaking yun eh. Manluloko. Pinasakay ka lang na masaya siya na buntis ka. At nangako pa na pananagutan ka. Pero yun pala, tatakasan ka rin. Paasa pala yung lecheng yun eh. Lloyd, anong gagawin ko? Hindi ko kaya mag-isa. Paano ko bubuhayin yung anak ko? Sakad di rin ako pwedeng umuwi sa amin. Lloyd, walang tutulong sa akin doon. Wala na akong mga magulang. Tulungan mo naman ako, Lloyd. Gulong-gulong na iisip ko. Tulungan mo ako, Lloyd. Pasensya na, Rona. Hindi ko rin dala maeksaktong address ni Jeremy sa Bacolod. Ganun ba? Oo, yun ang totoo. Kaya, huwag sanang sasama ang loob mo sa akin. Tsaka nagulat rin ako sa bigla niyang pag-alis. Salamat na lang, Dennis. Hayaan mo. Makatumawag siya sa akin, sasabihin ko agad sa'yo. Hindi na, bale. Dahil hirap din akong kontakin siya eh. Siguro, talagang wala na akong halaga sa kanya. Kaya nagawa niya akong iwan. Alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo ngayon, Rona. Pero kailangan mong magpakatatag. Hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Napakamalas ko naman. Wala na nga akong pamilya. Tapos naloko pa ako ng lalaking buong puso kong pinagkatiwalaan. Ito yata talaga yung kapalaran ko eh. Ang laging malamangan. Ang maging talunan. Lagi na lang ako nabibigo. Mula sa pamilya at maging sa pagpili ng taong minahal. Tanga-tanga ko kasi. Uy, huwag sasihin ang sarili mo, Rona. Walang ibang may kasalanan kundi ako. Ako! Dahil madali akong magtiwala. Kaya naloko ako. Naloko ako. Tama na, Rona. Walang mangyayari kung lagi mong sisisihin ang sarili mo. Magpakatatag ka na lang para sa anak mo. Yun pa nga yung nagpapabigat ng loob ko. Lloyd ay yung magiging anak ko. Hindi ko alam kung paano ko siya bubuhayin. Kung paano ko siya palalakihin. Lloyd, tulungan mo ako, please. Lloyd, sa ibig kong mangyari, tulungan mo ako. Ano bang gusto mong gawin ko? Ihanap mo ko ng mabuting taong aampun sa aking anak. Siya si Mrs. Cruz,
Handa niyang ampunin ng magiging anak mo, Rona. Wala silang anak ng asawa niya. Kumusta po kayo? Rona, iha. Sigurado ka bang gusto mong ipaampun sa akin ang iyong magiging anak? Opo, Mrs. Cruz. Dahil di ko pa po kayang maging isang ina. Sige. Kung talagang desidido ka na, babalik na lang ako kapag naisilang mo na ang bata. At huwag ka na mag-alala. Ako ang sasagot sa hospital bills mo kapag nakapanganak ka. Ipahahanda ko rin ang mga dokumentong kailangan nating mapirmahan. Baby boy itong anak mo, Rono. At ang cute-cute niya. Tatawagan ko na ba si Mrs. Cruz? Lloyd? Huwag na. Ayoko na. Ano? Teka, anong ayoko na? Hindi ko na ipaampun yung aking anak. Pero nag-promise ka na kay Mrs. Cruz. Pero nang makita ko yung baby ko, nung pinatong ng doktor yung baby ko sa tiyan ko, at nagsimula siyang dumede sa akin, hindi ko maipaliwanag, Lloyd, ay nararamdaman ko. Masaya ako na naiiyak. At ayoko nang mawalay siya sa akin. Lloyda, anak ko siya. Dugo ko siya. Dapat ako ang kasama niya at hindi ibang tao. Kaya kahit alam kong magiging mahirap dahil nag-iisa lang ako, lalaban ako, Lloyda. Magsisikap ako para sa aking anak. Handa na akong ibigay ang buong pagmamahal ko sa kanya. Natutuwa ako sa naging desisyon mo, Rona. Dahil nakita ko ngayon na mas matapang ka. Gusto kong kasama ang anak ko, Lloyda. Kahit anong mangyari, ayokong mawawalay siya sa akin. At narito lang akong kaibigan mo. Magiging ninang ng baby mo. Kaya handa akong maging katuwang mo sa pagpapalaki sa kanya. Salamat, Lloyda. Nakikita kong ibang Rona na ang kaharap ko ngayon. Mas determinado. Mas matapang. Kaya nga, maling mahabag ka sa nakaraan mo. Kundi dapat kang lumaban. Dahil malalagpasan mo rin yan. Tama na. Tahan na ang baby ko. Heto na anak ko. Pinagtitimpla na kita ng milk mo. Ako, gutom na gutom ka na nga ah. Alam mo baby, gusto ko sana i-breastfeed ka ng matagal eh. Kaya lang, kailangan magtrabaho ni mommy. Alam mo anak, masayang masaya ako na dumating ka sa buhay ko. Kahit iniwan na tayo ng papa mo, lalaban ako, baby, para sa'yo. Magsisikap ako para maibigay ko yung mas maayos na buhay. Handa ka na ba sa pagluwas natin papuntang Maynila, Lilia? Oo, Carmelo. Naayos ko na rin yung mga dadalhin natin. Kailangan nating gawin to. Tama ka, Carmelo. Dahil yun ang gusto ng ating anak. Di natin dapat sirain ang ating ipinangako sa kanya. Tama na, Lilia. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko pa rin kasi matanggap ang nangyari, Carmelo. Ang sakit-sakit. Kapag nakita natin siya, at nagawa ang ibig mangyari ng anak natin, tiyak,
Kahit papaano may iibsan ang sakit na nararamdaman nating dalawa. Ako nga po ang kaibigan ni Jeremy. Kumusta po siya? Kumusta po yung kaibigan ko? Bakit po? Iho. Kaya kami lumawas, may nais lamang kaming gawin. Dahil ipinakiusap yun sa amin ni Jeremy. Sige po. Ano po bang maitutulong ko? Maaari mo ba kaming samahan sa bahay ng kasintahan niya? Merong naghahanap sa akin? Oo, Rona. Galing pa silang Bacolod. Parents daw sila ni Jeremy. Ano? Bakit sila nandito? Anong kailangan nila? Mabuti pa. Harapin mo na lang sila para malaman mong dahilan ng pagpunta nila rito sa Maynila. Ano ho bang kailangan niyo sa akin? Alam niyo na ho siguro kung ano ginawa ng anak niyo. Oo, Rona. At nauunawaan namin kung saan nanggagaling ang galit na nararamdaman mo. Manluloko siya! Hindi. Iha, mahal na mahal ka ng anak naming si Jeremy. At ni Minsan, di niya gustong iwan ka. At pabayaan kayo ng inyong magiging anak. Pero ginawa niya! Naghintay ako sa kanya! Umasa na babalik siya. Pero hindi na siya nagpakita pa. Hanggang sa isinilang ko ang aming anak, pinabayaan niya kami. Akala ko pa naman, pinananabikan niyang makita ang aming magiging baby. Hindi pala. Ngayon nasa na po siya. Ba't di niyo siya kasamang lumuwas? Bakit kailangan nandito? Ang anak niya, 4 na buwan na? Di man lang ba siya nasasabik na makita to? Sabik na sabik siya. Sabik na sabik si Jeremy na makita ang anak niya. Marami siyang magagandang plano para sa baby niyo. Pero hindi na mangyayari yun. Hindi na niya maaaring makita o mayakap man lang ang inyong anak. Bakit po? Wala na ang aming anak. Patay na si Jeremy. Ho! Rona, iha, nung umuwi si Jeremy sa Bacolod, sinabi niya sa amin na hindi siya nagpaalam sa'yo. Dahil ang gusto niya, so surprisahin ka na lang sa pagbabalik niya dito sa Maynila. Nakasama kami para magpakasal kayo. Pero hindi na pala yun nangyari dahil sa isang car accident. Nakumato siya at naratay ng matagal sa ospital. Pero nung nagkamalay din siya, pinili niyang wag nang ipaalam sa inyo dahil ayaw niyang bigyan ka pa ng problema. Sa kabuo rin ng pag-asa niyang gagaling siya. Pero di yun ang nangyari. Lumala ang kanyang kalagayan dahil nagkaroon ng komplikasyon hanggang sa tuluyan na niya kaming iniwan. Wala na po. Si Jeremy. Habang nakaratay siya, ikaw ang lagi niyang bukang bibig. Maging ang inyong magiging anak. Bago siya tuluyang mawala, isang bagay ang kanyang ipinakiusap sa amin. Yun ay ang hanapin ka namin para makilala ka at maging ang aming apo. Ang gusto niya maging bahagi ka ng aming buhay. Dahil mahal na mahal ka ni Jeremy. Gusto ni Jeremy na lumaki ang bata na kilala siya ng ama nito kahit wala na siya. At para makasama rin namin ang aming apo.
Mahal na mahal kayo ng aming anak. Iyon ang lagi naming naririnig sa kanya, Rona. Kaya nga nandito kami para tuparin ang huling habilin niya. Yun ay hanapin kayong dalawa at maibigay ang maayos na buhay na dapat niyang ipagkaloob sa inyo. Iha, nag-iisa naming anak si Jeremy. Kaya sana pumayag ka sa kahilingan ng aming anak. Gusto rin naming makasama ang aming apo. Apo, hindi ko po siya bibigawin. Dahil alam ko po na yun yung makakapagpasaya kay Jeremy. San man siya ngayon naroroon. I will always be a special part of me. You will always be a special memory. Cherish wonderful moments you have given me. You are in my heart wherever I am. Wherever I may be. Jeremy, nandito kami ng baby natin sa harap ng puntod po. Sorry. Sorry kung nag-isip ako ng masama tungkol sa'yo. Sorry kung inakala kong wala kang kwentang tao. Dahil inisip kong tinakasan at pinabayaan mo kami. Mali pala lahat ng yun. Dahil ang totoo, hanggang sa huli mong hininga, kami yung nasa isip mo. Kami nung baby natin, magdanandyan sa puso mo. Huwag ka mag-alala. Lahat ng bitin mo sa iyong mga magulang, gagawin ko. Makikilala ka ng anak natin. Sasabihin ko sa kanya na isang mapagmahal at mabuting tao ang kanyang ama. Jeremy, naging napakaiklima ng mga sandaling nagkasama tayo. Mahal na mahal kita. Kung nasan ka man ngayon, sana maging masaya ka. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pa babayaan yung baby natin. Saka nandiyan ang parents mo na makakatulong. Sa pagpapalaki sana, anak. I'm sorry, Jeremy. I'll put together all of your laughter like a symphony. I'll remember you wherever I may be. Special. Wherever I may be. Special.
TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Atin si ano, Rona, this time, dahil sa kanyang ginawang pagmamatapang, yan, nagmatapang talaga siya. Pero girls ha, pag sa atin po dumating yan sa inyo, kapag kayo eh nabuntis ng wala sa oras o yung tinatawag na unwanted pregnancy, huwag na huwag sana kayo makakaisip na hindi yan ipanganak. Huwag matakot sa responsibilidad. Bakit? Dahil isang bagay po ang sinisigurado ni Tanya Chinita sa inyo. Na kapag yan, eh lumabas sa inyong matres, sigurado makakaya nyo din, makakaraos din eh. Sa una lang ho talaga syempre nakakatakot. Syempre gawa nang wala kang katuwang. Tapos kapag na, pero kapag nandun na, makakaraos din po sa buhay kapwa. At alam nyo, napaka-selfish po ng mga taong, para sa akin po, nakakaisip, yung napaka-selfish ng mga taong nakakaisip ipaampon dahil maraming anak. Bakit po? Eh syempre, ibig sabihin nun, sarili mo lang yung kaya mong buhayin, sarili mo lang yung kaya mong bihisan, pakainin, sarili mo lang yung inaalala mo, duwag ka eh, diba? Parang loka-loka po. Isa-isa ipapaampon. Yun nga hong ibang single parent, anim-anim ang anak. Pero kahit pwede niya namang ipamigay, hindi niya ginagawa. Bakit ho? Kasi, kung merong mang kayamanang hindi naaagaw sa mga magulang, yun ho yung laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. Mga anak ho natin yun. Kaya sa mga single parent na nakakarinig ngayon ng ating drama, o sa mga magulang po na merong maraming anak, di ba? Huwag kayong mabulagan na kung pag marami kayong anak o kapag may anak, eh mahirap. Na madami kayong responsibilidad. Opo, tama naman yon, di ba? Pero, meron pa ho bang masihirap doon sa katotohanan na kapag nawala yung anak nyo sa inyo? Di ba? Wala na hong hihirap doon. Marami sa atin ang nagtatanong, bakit ganito ang buhay ko? Bakit kailangan ko maranasan lahat ng hirap na ito? Wala na nga bang pag-asa para maging maayos ito? Bakit ako pa? Bakit? Bakit? Well, ang masasagot lang naman ni Miss K. Christine Dera dyan, ay hindi po totoo na yan na ang kapalaran mo. Ang laging masaktan, gaya ng sinabi ni Rona kanina. Bilog ang mundo at ako ho ay naniniwala na kung ngayon nasasaktan ka sa mga nangyayari sa buhay mo, asahan mo someday, ikaw naman ang magiging masaya. At kaya naman tayo binibigyan ni Lord ng mga pagsubok ho sa buhay, hindi para ikaw e panghinaan ho ng loob. Minsan po, binibigyan niya tayo ng pagsubok dahil alam niyang kaya mo. Alam niyang malalampasan mo ito. At alam niyang may magandang maidudulot ito sa iyong pagkatao. At minsan, kinakatok niya lang din kasi tayo, Kabisyo Kapwa, kasi minsan, aminin na natin, o hindi, marami ang nakalilimot sa kanya. Naaalala lang kapag may problema, pero kapag ka ikaw ay masaya, nasaan siya sa eksena? Tama, mali? So, ikaw Kabisyo Kapwa na may mga matinding pinagdadaanan ngayon, huwag mo sana isipin na unfair si God sa'yo. Huwag mo sana isipin na wala ng pag-asa ang buhay mo. Again, bilog ang mundo. Darating ang araw, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, tatawanan mo na lang. Lahat ng mga hirap mo ngayon, ngingitian mo na lang at masasambit. Grabe, nalampasan ko yun. Akalain mo yun. Ayan tayo eh. I thank you.
Bow. Ang galing mo. Pwede ka na sa declamation. Nag-declaim pala eh, no? Ano ba yan? Ganyan po nakakabilib ang mga single parent na hanggang ngayon, tinataguyod ang kanilang anak ng mag-isa. Corrected diba? By sa mga single parents na tumatayo ng, alam mo yun, punong-puno ng pag-asa sa buhay. Yes. Sa mga single parent na hindi nauubusan ng lakas ng loob, humuhugot ng lakas ng loob sa kanyang inspirasyon. Correct. Ang kanyang anak. Kaya palakpakan ng mga single parents! Palakpakan niyo ako! Palakpakan niyo si Tanya Chinita! Thank you! Oh, may jowa ka eh. Anak, meron ako. Oy. Jowa, hindi sigurado. Hoy! Ay, may problema kayo. Hindi, ganito yan. Alam nyo, kapag may andyan na yung anak nyo, pag nakita nyo na, mm-hmm, doon ho kayo kukuha ng lakas eh. Totoo. Sa una lang nakakatakot. Siyempre kasi, una, pag-uusapan ka ng tao. Pag-chichismisan ka ng mga tao. Pag-chichismisan ka ng mga perfect na nakapaligid sa'yo. Makapag-judge siya, kala mo perfect. Perfect. Parang hindi bumukha ka. Ayan tayo eh. Disgrasyada naman yun eh. May mga ganon. Kapag nakasalita ng ganon. Alam mo lang na may anak siya, pero hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Oo, oo. Una yun yung mga pressure. Pero kapag andyan lumabas sa matris mo, iisasabihin mo sa sarili mo, napakaganda talaga ng nilikha ng Diyos. Ang ganda ng pagkakalikha ng Diyos bilang sa isang ina, no? At saka huwag niyo sasabihin na ano, paano ko siya padededehin? Anong papagatas ko sa kanya? Eh bakit ka nagkasuso kung hindi mo papadede sa anak mo? Eh di pumunta ka. Saan mo siya pauut-uten? bakit ka galit? Hindi, di ba namin tatanong na mga batang ina, ano, saan ko siya papukuha ng gatas? Eh sino uut-ut niyan, boyfriend mo? Eh kasi nga, didi ka na sa anak sa daddy. Didi. Hindi kasi mama, I mean, kasi nga, ganito nga yan eh. Bata pa sila eh. So, hindi talaga, pinasok nila itong pag-chuchuchak-chenes may nabuo. Hindi nila alam kung ano nga ba yung responsibilidad na nakapalikat doon. So, yun yung mali eh. So, guidance lang po para sa mga bagets na may... Eh, kasi naman, Mama Christine, di ba? Kapag nag-chuchuchak naman kayo, hindi nyo naman sinasabi yung responsibility. Kundi sinasabi nyo, I love you more. Ay! Grabe! O bakit may asawa? Wala. Parang hindi mo alam yun. Ikaw nga nakaisa ka na eh. Diba? So ganun lang yun. Mga kabataan, makinig po tayo maigi. Mm. Ang pag-chuchuk-chak-chenes po, pinapasok lamang po yan kapag kahanda ka na sa isang malaking responsibilidad. Diba? Hindi yung nag-chuk-chak-chenes ka, nag-enjoy ka, may nabuo. Hello, oh my God! Paano ko nabubuhayin to? Diba? So, alam niyo na ngayon ha. Galing sa matatalino. Ayan tayo eh. Wow. At saka again, sa mga pagsubok lamang yan. Kayang-kaya mo mga yan. Mga pagsubok. Ulat. Pagkabigo. Sabay-sabay ah. 1, 2, 3, go. Pagkabigo, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong isuko ang laban. Huwag mong isubo! Huwag mong isubo! Bastos ni Tanya. Ay! Pag tayo na KBP. Ay, ano bastos sa isubo? Ano sinabi mo? Isubo. O, sa ang alin? Bakit? Ano ba sinusubo? Pagkain. Yung kamay, daliri, pangit pag matanda ka na, nagtatamsa ka pa. Ah, ayan ay, tayo naku, eh. Ano kaya? O, nilinaw na po ni Tanya KBP. Opo. Ay, naku. At syempre, pwede pong mag-involve na yung Thursday. Kayo ah, basta, sabi dito. Ay, gumagana yung text line namin. Gumana na. Mm-hmm. Sabi dito ni Michelle Abelia. Sa Twitter. Oh. Kayo, halas nyo na yan at chinilasin ko na kayo. Saksakin, haler, ano yan? Ay, kung naka-online kayo sa Facebook, ha? Naka-online. Pwedeng mag-comment at pwedeng mag-voice message. Corrected ba? Okay naman, sa text line, gumagana na TLC space sa inyong komento. Pangalan mo, lokasyon, isend sa 2600. May nag-text! May nag-text nga din eh. Ay, na-receive mo rin? Hindi, wala. Yun eh. Sabi ni Ninang Ming, yun eh. In every pain, God grants, but English nang? Nay. Nay, ang hirap makakuha ng translator. God grants the greatest happiness one never expects he will ever have. Bottom line, do not give up because he will see you through. And remember, a child is a blessing. Walang papantay dyan. Pag binigay sa'yo, may mission yan. Katulad nyo, sa buhay ko. P.S. Sumabog ang gulong namin. Asama, sumabog na nga tinawanan no, po. Grabe ka. Seryoso to? Seryoso siguro. Saan kayo, saan sumabog? Oh, rescue! Rescue!
Nga, sigurado ingat ka. Ingat po, Nay. Ingat-ingat po. Gandang Tanya. Oh! Rona, saludo ako sa'yo. Mm-hmm. May mga bagay talaga na kailangan intindihin. Kahit man na nag-iisa ka sa pagpapalaki ng anak mo, ginawa yan ng Diyos kasi alam niyang kaya mo. Lakasan mo lagi loob mo. Kung darating man ang time na humina yan, ako mismo magpapalakas niyan para sa naging anak mo. Si Bernard Cabria po ng Indang Cavite. Ay, love life. Walang forever, no? Bitter. Anong walang forever? Ay, meron kayong forever. Yung ganda natin forever. Sorry. Naniniwala na at it's forever. Walang forever. Uy. May meron creepy nga. Voice. Meron nga. Sabihin mo kay Tanya, hindi lahat blessed with milk. Paano naman kami mga small ang boobs? Eh, wala talaga lalabas wala ang gatas. Wala ba yung milk kahit doon pag pilit. Small? Depende siguro mama Tanya. Hindi, depende yun sa lamas. Sa ano? Sa... Hindi, kasi kapag nagbe-breastfeed, minamassage. Hala, kayo talaga mga utak ninyo. Hindi, may mga tao talaga na hindi gifted sa gatas. Ano ka ba? Ala, si Lord, pinagdududahan yung kapangyarihan ni Lord. ang suso, kaya yan nilikha ni Lord para sa bata, para mag-produce ng milk. Pero may mga hindi... Pindutin nyo lang maigi yung utong. Di ba matahal nyo, totoo lang, may mga nanay talaga na hindi na gifted with milk. Baka, baka lubog yung utong. Eh, ewan ko. Malalaman ko soon, coming soon. Abangan mo. Malalaman ko soon, ngayon hindi ko pa alam eh. Di ba? Hindi ko pa may... Kasi ikaw next... Paut-ut yung maigi. Hindi, alam ko may mga nanay na pilitin man nilang maglabas ng milk. Wala talaga silang malabas. May mga ganun. Sige na nga. Ikaw kasi gifted ka eh. Hindi. Ba't naman yung kapitbahay namin maliit, pero sagana, anim ang sumuso, oh. Ewan ko, oh, basta. Alamin, may practicein nyo lang ganito yan. Na lang, alamin natin regalo sa mga... Regalo sa atin ni Lord yan. Alamin natin sa mga veterinary. Ano to tayo, hayop? Ano tayo, animal, baboy, baka? Joke lang. Ay, pero masarap yung gatas ng kalabaw. Natikman mo na? Oo, sa amin, maraming kalabaw sa amin. Oo, ang sarap ng gatas ng kalabaw. Alam mo, gusto ko, pangarap ko sumakay ng kalabaw. Ay. Totoo. Sige, sa amin marami, ma. Talaga nga. Pumunta ka kasi sa amin. Natatakot kasi ako, baka si pakain ako, baka lumit ka tayo. Ba't kasasakay, takot ka pala. Tanga lang eh, bakit ma? Tanga lang. Sabi dito sa text line, huwag matinag sa mga pagsubok dahil ito ang dahilan para matuto sa tamang daan, sabi ni Jolina. Magdangal. Ba? Joke lang. Matakay mo si Joles, nagtatext na. Ang dami natin yung fans. Susunod yun si ano, Judy Anna. Si Maro Claro magte-text ganyan. Sabi naman ni Jude's ng NATO ng Camarines Sur, lahat ng pagsubok na binigay ni God kaya natin, kaya dapat palagi matatag sa lahat ng bagay para malampasan lahat ng pagsubok. Pagsubok lamang yan. Wag mo. Sabi dito, go run na bumangon ka para sa anak mo. Push mo yan. Kalimutan mo na ang nakaraan at gawin mong dahilan yan para makabangon ka at gawin mo lang inspirasyon ang nakaraan para sa kasalukuyan, para hayahay ang buhay. Hugot pa more! Na-inspired si Akech, single parent din kasi mama ko. Since 4 months pa lang ako, hindi ko nga siya kilala eh. Pero okay lang, nakabangon naman eh, sabi ni Joyce ng Bicol. Hello sa Ludovice family. Tawa ng tawa si Doc Jansenica. So, bakit? Hahaha, correct ka dyan sa suso, sabi. Doc Jenica. Bagong pangalan yan, ang galing mo. Shortcut. Ninong Doc Jansenica, pakipaliwanag nga po sa inyo mga bagay-bagay. Uy, nakikinig pala sa atin na congratulations daw kay Hazel Hannah Chua, graduate ng MedTech sa FEU. Ay, grabe naman ang galing. Anak yan ni, ano, ni Sir Ben Chua ng Chancellor 9000. At may nag-text! Aba, may nag-text na naman. Kasi nga, bakit siya nang pinag-discussion na natin? Alin ba? Yung milk na yan, milk tea. Ano sabi ni Nanay Ming? Anak, kaya maliit o malaking boobs, may milk yan. Kailangan lang talagang isok na kung sino. Na kung sino, correct. Hindi pwede yung anak? Hindi, kasi yung baby. Para lumabas ang gatas. Kahit inverted nipple yan, correct, may gatas. Correct, tama yan. Naniniwala po ako dyan, Nanay. Appear tayo, Nanay Ming. Eh, wala ba akong alam nga. Anong alam ko? Attend pa lang ako na seminar. Ito. Tingnan natin yung comment sa ano, sa... Go. Hindi, wala akong mahanap. Ito na lang, VM na lang, VM. Ang labo mo, te. Pakinggan natin si G. Magay. Hayay ang buhay. Ay, wait lang. Yun lang yun. Ay, hi, Tanya. Bakit kasi kailangan? Ay? Iyak pa kayong dalawa eh. Ito tuloy.
Naisip po na ako ng sobra-sobra. Baliw kayong dalawa. Hindi naman kami umiiyak ka. Hindi ka nakakaiyak. Ay! Hindi naman ako umiiyak eh. Kahapon pa kaya yun? Kahapon pa yun eh. Baka naman late reaction yan. Napindot ko yung April 20. Anta nga pala ni Tanya. Anta nga lang. Yung latest. Yun ang hi Tanya and hi Christine. Ah, yun lang yun. Ang napindot niya po April 29. Sorry po. Yan yung mga masisipag kasi mag-VM, no? Oo, araw-araw eh. Mm-mm. Sabi naman dito, wait lang ha. Sabi dito ni Jacqueline Abasola Madrideo, cute-cute. Tama, it's true na po, Miss Kay. Sabi nga, ang past, hindi na po yan binabalikan kasi nga, nakalipas na. Oh, maging matatag po tayo sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Correct. At para sa bandang huli, makamit natin ang ating tagumpay. At ang nakaraan na yan ay magiging kwento mo na lang balang araw. Para hayahay ang buhay, discarte lang yan. Oo, at ang kanyang komento, may nag-comment. Ano? Sa comments niya may nag-comments. Sabi ma. Sabi ni Alma Belieza David, sana nga ganoon kadali ang lahat. Sana. Ay. Sabi naman ni Jacqueline, nagtanong si Jacqueline, bakit po? Tuloy-tuloy. Nag-reply si Omar Makalintal, don't forget the past, instead use it as your experience and use it as a key to your door of success. That's the easiest way to do if you want to move on. Sumagot si Jacqueline, ano po? Joke lang. Sumagot si Jacqueline, pwede po kung good memories. Hehe. Sumagot si Jacqueline, delete comment. Sinubakan ako ng English, delete. Sabi ni Aldrin Corteza, grabe nakaka-high blood yung story ngayon, ang init ang ulo niyo mama Tanya, XD. Mainit ulo? Mm-mm. Si Tanya lang po yun. Pakinggan po natin ang VM ni Alvin Tuazon. Mm-hmm. Hello mama Tanya, kawawa naman sinabi po kay Jeremy. Namatay na lang siya ng bigla. Hindi man lang niya nasilayan yung kanyang anak. Sana sa mga tao na may problema, huwag tayong makalimot sa Diyos, tumawag. Para dahil siya lang ang makakatulong sa atin. Pag may problema tayo, siya lang din ang makakalutas nito. Hindi lahat ng tao kayang lutasin ang problema. Kaya nga may Diyos eh. Mm-hmm. Para manalangin. Tama. Hayahay ang buhay. Amen. 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 Tama yun yung sinabi ni Mama Christine kanina, no? Mana to sa si Alvin, matalino kayo pareho. Tama, alam mo yan. Kailangan po i-memorize yan. Ito naman si Blanes Aria, pakinggan po natin. Aba? Yes, kaya niya yan. Kasi yung mom ko, napalaki niya kami ni Kuya. Then, nagkaroon siya ng magandang work. Naging inspiration niya kami. I'm so thankful sa hard work niya and such. Kasi maganda na yung buhay namin ngayon kahit hindi ko kasama yung papa ko. Basta nag-aaral ako mabuti. Everything, lahat para kay mama. Kasi hindi matutumbasan yung hard work niya para sa amin. Diba? Mabuhay ang iyong ina. Oo, mabuhay ang iyong ina, Blanes Aria. Congrats sa nanay mo at congrats sa iyo, manahin mo si nanay ha. Oo, gayahin mo si nanay ha. Masipag. Corrected by. Meron pa ako dito, voice message. Ako muna, Jefferson Aquino. Pakinggan natin VM niya. Miss Tanya, tama ka. Kahit na inverted yung puso ng babae, may gatas pa rin. Kaya lang, yung asawa ko, inverted nipple siya. Nung time na magpasuso siya sa anak namin, ayaw talagang lumabas ng milk sa dede niya. Kaya wala kami nagawa. Nag-formula lang, na lang kami. Kaya hayahay ang buhay. Okay. Ang taba ng anak ko. Ano ba yan? Ang ating pong kwento ngayon, TLC The Drama Special, meron po tayong lecture tungkol po sa paggagatas ng ina. Hayahay ang buhay, ang taba ng anak ko, sabi niya. Sa formula ng milk. Dapat kayo po muna yung sumutsot. Nasot-sot. Ano ba to? TLC, The Drama Special Interactive o seminar sa sa barangay? Mama Riglat seminar. Di naman ako na-inform. Sana nagbaon ako ng knowledge. Sana nag-interview ako ng mga naging ina, di ba? Ano malay ko dyan sa pagiging ina? Aray ko! Nakakaloka yung halo-halo na yung drama natin eh. May tungkol kay Rona, tungkol sa Dede, tungkol sa... Ang takot.
Well, at least, malawak ang ating programa. Correct. Hindi nakakatulong lang tayo sa mga magiging nanay pala. Correct, Mama Tanya. Oo. Hindi lang pang pamilya, pang dede pa. Ito naman, pakinggan naman natin ang voice message. Ihabol na natin ito. Sige. Si Julius Ragas Burha Culminas. Hirap naman ang pangalan. Yan mo na. Hi, Christendera. Hi! Tama po. Lahat naman po tayong, lahat po ng tao ay may mga nakaraan. So, kaya po may tinatawag tayo na move on para kalimutan ang lahat ng mga nakaraan natin. So, ang tamang magagawa mo lang ngayon, harapin mo yung ngayon para magiging maganda ang kinabukasan ng iyong anak. Para hayahay ang buhay, kailangan pa bang i-memorize yan? Sino po? Tissue na to. Maraming salamat, Julius Ragas. Thank you, Julius. Ang gagaling magsasalita nito ni Julius. Oo nga na, papansin ko rin. Oo, di ba parang talagang alam niya yung sinasabi niya, hindi siya kinakabahan. Uh-oh. Malamang to may experience. Oo, pastor yan. May experience sa pagsasalita sa ano. O, di ba? Anyway, wala Hi. Na kaming oras. Correct. Excited pa kami magbasa ng mga komento niyo. Yes. So, abangan niyo po sa programa po ni Tanya Chinita. Aariba siya hanggang 3 p.m. sa Yes FM Manila. At si Christendera po, hanggang alas 4 yan sa Love Radio Manila. It's unfair. Dapat hanggang alas 4 ka rin. Eh, paano yon? Para ma-experience mo yung traffic. Huwag na mahirap sa talabi. At salamat po sa ating mga nagsiganap. Si Rona Lala Bandera, si Yes FM Manila. Si Jeremy Jigo. Jigo lagi. Jigo day. Si Jigo. Si Jigo. Si Jigo Bandido ng Love Radio Manila. Si Dines Rico Panero, Yes FM Manila. Si Luida. Si Rakitera po ng Love Radio Manila. Si Mrs. Cross. Missy Hista, Yes FM Manila. Ayusin nga. Si Lilia Nicoliana ng Love Radio Manila. At si Carmelo Cristopher, Love Radio Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Gani Halamana. Sound Engineer Jason Sagon. Musical Scorer Danny Frias. Directed by Lord Diego Bandido. Overall Director Salvador Royales. Makarinig muli tayo tomorrow. Yes. Wala pong holiday sa DJ. Correct. May iwan na Labor Day. Mag-labor tayo dito. Masaya naman po kami ni Mama Tanya, diba? Chinita kasi kami ay double pay. Yes. Eh kayo, wala nga kayong pasok, wala naman kayong sahod, nangakain bubog, lulukbaga. Uy, baka mangutang sila sa atin bigla, kakasabi mo eh, ng bakit? Ganyan, wala kang papautang. Double pay kami, pero makukuha pa po namin after 10 years. Yan! Kailangan pong maipon. Just sige na, muli nakapiling mo ang DJ na may K mula po sa Love Radio Manila. Ako po si Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may T, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Na, pwede rin konsumisyon. Isang upo, napagod ako. Ah, teka nga, ano bang kanta natin dyan? Wala pa lang akong kanta. Tatanong mo na naman sa akin, tapos sabi mo, ay, ako hindi. Hindi, ito na nga, minaisip na ako. Matalino ako eh. Ako, don't fade away. Ayoko, ako gusto ko kayo. Ay, di sa'yo yun. Gusto ko yung makabago. Ay, di sige, bakit? Bakit? Dito kay sa akin bago. Lipat niyo po agad. O, sa akin kayo, 90.7. 101.1, yes. Hayahay ang buhay po. Babatiin, na... babatiin ko po kayo marami. Ay, ako din po, babatiin ko rin kayo. Babati ako kahit ba... Babay na, Luzon, Visayas, Mindanao! Bye-bye! Dito yan sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito! TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito.